Pag-usapan natin ang mga walang kwentang comets na hindi na mawawala in MLBB esports or just esports in general. Hello kabayas, Manjin Valdas. So, welcome to Chill Usapan Nights, working title. Anyways, ang ibig sabihin ko nito, ito yung mga comments na hindi nagme-make sense kapag dinisect mo talaga, no? Parang sayang brain cells comments na forever nang nandyan. Since hindi perfect ang mundo, ay talagang mag-i-exist ang mga ganitong comments. And since sayang brain cells nga siya, sasayangin din natin ang brain cells natin ngayon kasi babasahin natin at pag-uusapan natin, no? So, anyways, umpisa natin sa aking pinaka-favorite. Ito yung nagpatalo lang si ganito kasi nga ganito comment. Lagi itong nangyayari. Specifically, magbibigay ako ng example nung M5 ay nangyari ito. Unang beses ay yung natalo ang AP Bren sa upper bracket. Comment doon ay nagpatalo lang yung AP Bren para makalaban nila yung Blacklist International, blah, blah, blah. And then, yung isa pang example ay nagpatalo lang yan si Kyrie kasi nga kapwa Pinoy niya ang kalaban niya. Hindi nagme-make sense. Hindi talaga nagme-make sense. Kapag ikaw ay papasok sa isang prestigious tournament at gusto mong patunayan sa lahat na ikaw ang pinakamalakas at pinakamagaling, kung magpapatalo ka lang din, sana nag-AFK ka na lang or nag-stay ka na lang sa base. O tumayo ka na lang sa harap ng kalaban at nagpakil ka, no? In some cases sa esports, may mga ganito. Ito yung mga 3-2-2 cases. At yung mga ganong cases ay hindi considered part of the main canon ng tournaments ng isang specific tournament. At kapag ginawa yun ng isang player o ng isang team, never na sila makasal sa tournament na yun, no? Never na. No, huwag ka nang umasa. So, hindi nangyari yon, never mangyayari yon sa isang professional setup. Hindi talaga, no? Pasensya na kayo, ha? Nagiging blue yung. Hindi ko alam ba't nagiging blue, eh. Naka-auto yung setup ko, eh, no? Anyways, minsan pag nakakabasa ako ng ganun, ang weird talaga. Talagang naisip mo pa na pwedeng ipatalo ni ganito. After nag-game 7, ipapatalo pa rin, no? Ewan ko, wala, eh. Trip niya yan, eh. Okay, next. Ang next comment ay ang post-strat comment. Ngayon, ano to eh, medyo talamak to ngayon. Well, shout out to our international viewers. Ang pinakatalamak na comment doon ay PHOS or POS. Pero hindi lang naman sa international nangyari yun. So, ibig sabihin ko nito, no, isipin nyo mabuti kung meron talagang tinatawag na post-strategy. No? E di sana, yung mga players at teams na nagsiscream, lagi na lang sila nagpo-pos. Sana pala hindi na sila nagpa-level, no? Talagang nagpa-pos na lang agad, no? Sa referee. At kapag meron silang mga ranked games, oh, pos mo na! Okay. Mananalo tayo dito. At saka, walang player ever na gustong maglaro ng nakapos. Mas gusto nga nilang tuloy-tuloy kaysa nakapos. Kaya nagpo-pause kasi may technical issue na nangyayari. At yung technical issue na yon ay inaayos ng mga marshals. Inaayos ng mga league operators ng liga. Alright? Kaya yung pinopause. Okay? Ewan ko ba? Minsan kapag may pause, wala pang 1 minute, tapos post-strat na agad. Ewan ko ba? Nangyari na yun. Okay. Next. Okay. Ito sa mga favorite ko. Specific na din naman ito, no? Si ganito kasi yung caster, kaya natalo yung team na to. Yung sinisisi sa, well, specifically sa caster, kasi yun yung una nilang nakikita, no? Yung pagkatalo ng team nila. So, ang tanong ko lang dyan is, naglalaro ba yung caster? No? Tsaka feeling ko naman, hindi nakaka-cause ever ng pagkalito sa caster. Kasi karamihan ng mga pro player, kung ikaw napunta ka doon, 80% or 85% of the players na nakilala ko, hindi naman nakikinig sa caster pag naglalaro sila.
Hindi naman nakikinig. Meron pa nga akong mga kilala, like mga legit talaga, talagang ino-op nila yung caster minsan kapag nanonood sila. No? Pero, nagigets ko, kasi nga, wala kang masisi. Wala kang masisi. Kumbaga, natalo yung team mo, magsisisihin mo yung unang makikita mo. Kaya nagigets ko. Kamagalala, no? Okay lang. Minsan pa nga, sinisisi sa prod, no? Ganito kasi yung prod, kaya natalo yung team ko. Okay lang. Okay lang. Ilabas mo yan. Kailangan mong ilabas yan. Sisihin mo gusto mong sisihin. Isipin mo na lang, hindi naman naglalaro yung sinisisi mo. Pero go lang. Sisihin mo. Okay lang. Okay lang yan. Okay, next. Medyo connected yung dalawang magkasunod na to. Yung dapat si ano na lang ang pinalaro. No? Parang specific. No? Dapat pinasok si ganito. No? Alright. So, Bago mangyari ang isang tournament, meron tayong mga hindi nakikitang eksena sa bootcamps ng kada player, which is kung paano nila ini-evaluate ang bawat isa. And kapag papasok doon ang isang team, kung ano ang strategy nila, yun yun. At pinag-agreehan nila yun. Pinag-practicean nila yun. Alright? So kung napag-desisyon na nila na ito ang ilagay, so be it. You support. Isa kang fan na better kung suportahan mo, siguro may mga instances na masasabi mo na siguro dapat nung game 3, ito dapat yung strat. Pero, hindi mo yun maipipilit. Specifically, kapag itong team na to ay na-practice nila yung strategy. And, connected to sa next comment, which is, dapat binan ang ganito. Lalo-lalo na sa MOBA. No? Kapag MOBA kasi ganun eh, kapag may mga strategy ng picks and bans, no? Parang dapat binan nila ang ganito o dapat nag-stick na lang sa ganito. Specifically, yung binan ang ganito, no? Nangyari to, I think, one time, yung parang hindi kasi binan yung Yuzong comment. Kalimutan ko na kailan yun, no? Parang ISF ata yun, no? Yeah, ISF ata yun, yung Kainabon, no? No? Isang specific lang yun, ha? Pero laging nangyari, no? Again, merong mga specific strategies na pinapractice ang kada isang team. At malamang, alam nila na pipiliin tong hero na to at pinili nilang labanan. Dalawa lang yun eh. No? Pag sinabi sa'yo ng teammate mo or ng coach mo na mahirap yan, mahirap kalaban yan, ban na lang natin, pero pinractice nyo, kaya ko yan. Mas pipiliin kong labanan na lang itong specific hero na to kesa iban. May mga ganong strategy. At kung pinili nila na labanan na lang, we need to hope for the best as a fan, nalalabanan na lang. Alam mo yung kapag maglalaro ka tapos sinabi sa yung counter sa yon tapos sasabihin mo, hindi, kaya ko yan kasi may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo. And kapag hindi mo kinaya, edi talo. And lastly, no, ito, favorite ko to, no, ito specifically yung nabasa kong sentence at hindi ko kinaya. Ito yung sinabi. Stop comparing players for the sake of storytelling. No. Very modern yung comment na yan, no? Kasi marami na talagang tao yung gusto nila, pati yung kwento ay sumasang-ayon sa gusto nila, no? So ang esports ay parang sports din kasi nga ilang yung kabaliktaran, no? Ilang yung pagkakaiba at never nawala sa mundo ng sports at esports ang pag-compare sa isang player, or sa minsan dalawang player. Laging kino-compare si LeBron, si Kobe, si Jordan kay ganito. Kasi nga doon tayo nagkaroon ng basis kung nasaan na tayo. At kung ikaw ay magiging isang pro player at papangarapin mong maging pro, kailangan mo rin i-accept ang sarili mo na may mga taong magko-comment sa'yo ng ganito. At dito rin natin nakukuha yung ating kwento. No? Parang gaano na lumakas si specific player na ganito para maabot niya yung lakas ni ganito. Kaya may stats. At yung mga stats na yun, wala tayong magagawa. Makukumpare at makukumpare. Talaga yun. Yun na yun. At walang nangyayaring clout doon. Kasi wala rin namang pake ang mga, to be honest, pili ko wala rin pake yung mga player doon. No? Anyways, ayun lang mga kabayas ang mga specific na comments for me, ha, na opinion ko ay talagang sayang brain cells, no?
in layman's term, walang kwentang comments, no? Yun na yun. Comment down below kung meron kang walang kwentang comment or feeling mo ay na babad bits ka din, no, na mga comment. That's it. Yung shoutouts pala sa ating editor, dalawa lang yan, na si R. Mark Gomez at si Patrick Medalla. Kita-kits tayo sa susunod dito sa ating chill usapan nights. Working title.